our aspiring cadets. Embarking on the journey towards your dreams requires meticulous planning and preparation. Magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, and welcome to the PNP ACAT 2024 Online Information Drive. Join us as we explore the intricate admission process that leads to your success. I am Cadet 3rd Class Janine Del Castillo from the province of Cebu, and a member of PNPA Silang Paglaong Class of 2026, and I will be your moderator for tonight's Online Information Drive. Before we start, we would like to congratulate our newly appointed PNP Chief, Police General Romel Francisco D. Marbil, sir, and on behalf of our Director, Police Major General Samuel C. Nashon, sir, Deputy Director, Police Brigadier General Jonathan A. Cabal, sir, Chief of Staff, Police Brigadier General Alfredo K. Dangani, sir, our Commandant of Cadets, Police Brigadier General Jason C. De Guzman, sir, and our Dean of Academics, Police Brigadier General Arnold P. Argente, sir. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. This session is crucial for all our aspiring cadets across the nation. It aims to provide them with insights into what to expect from the PNP ACAT 2024. Sa ating nalalapit na examination, gusto namin makilala at makihalubilo sa inyong lahat para naman kami ay makatulong at the same time makapagbigay kami sa inyo ng advices on what to do on the day of the examination. Today, we are very privileged to be guided by our officer in charge of the Public Information Office, Police Major Myla B. Alogma, member of the PNPA Masaligan Class of 2011, and the members of the graduating class, the Layag Diwa Class of 2024. To start with, Police Cadet Martinez Mark Jordan Macarubu, sir.
Naimbag nga aldaw kada kayo amin, lalo dagiti kababayan ko dita Sentro East, Santa Teresita, Cagayan, siyak ni Police Cadet Martinez Mark Jordan Macarubo, the Regimental Commander of PNPA Layag Diwa Class of 2024. Next is Police Cadet Makanta Jimmy Maondogma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, especially to all my brothers and sisters who are observing the month of Ramadan. I am Police Cadet Jamima Undug Makantal, the Regimental Community Affairs Development Officer, a proud member Tausug of Kabatangan, Zamboanga City. Next is Police Cadet Cabasis Maria Camille Cabongkalma. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Police Cadet Maria Camille C. Cabasis, the Regimental Academic Officer, a proud member of the Diwa Class of 2024, and a proud Batanggenya from Lian, Batangas. And lastly is our Police Cadet Valdesco, Brent Ira Henich, sir. Madayo nga adlaw sa inyong tanan, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dyan sa Kabantian, Davao City. Ako si Police Cadet Brent Valdesco, ang 3rd Gallantry Battalion ng Philippine National Police Academy. Mabuhay! So to start with our online information drive, may we call on Police Cadet Makanta Jimmy Maondog Ma'am, who will be presenting the brief historical background of the Philippine National Police Academy and to discuss to you the PNPA cadet admission process. So good evening to everyone. So the PNPA has throughout the years produced quality leaders of the nation. It was established on August 26, 1977 under Section 19, Presidential Decree No. 1184, to provide tertiary level education to Filipinos who are aspiring to be one of the officers of the 3 Bureau of the Department of Interior and Local Government. On February 1978, our former President, General Fidel Ramos, recommended to Minister Juan Ponce Enrile for the activation of the Philippine National Police Academy. And on June 12, 1978, it was formally effective in line with the national objective to upgrade the law enforcement service in our country. And on June 30, 1978, formal inauguration took place and the cadets had to share headquarters with the Integrated National Police Training Command at Fort Bonifacio for more than 2 months. And then on July 19, 1978, formal academic instructions, we started with 50 cadets in formal ceremonies at Fort Bonifacio. And on August 19, 1978, the Academy moved to Camp Vicente Calamba, Laguna. During its initial years, the Academy limited its admission requirements for the 2-year Bachelor of Science in Public Safety to the qualified members of the IMPOD. And then on January 15, 1981, the Academy was granted its academic charter through the promulgation of Presidential Decree No. 1780, or otherwise known as the Philippine National Police Academy Charter of 1981. By virtue of the enactment of Republic Act 6975, in 1991, the INP became part of the Philippine National Police, while its FAR and jail branches were split into two, becoming the Philippine National Bureau of Jail Management Penology and the Bureau of FAR Protection. And in April 30, 1994, the Academy moved to Cop General Mariano and Casañeda Silang, Cavite, which is the current home of the PNPA cadets. Finally, after 3 decades of existence, the Academy, with its highest standard possible, accepted the new breed of the future public safety officers that would take the 3-year curriculum. So the first batch who graduated in a 3-year curriculum was the Buklod Diwa class of 2001, and the last batch was the Sambigis class of 2003. And the first batch graduate of the 4-year curriculum of Bachelor of Science in Public Safety was the Tagapagsanggalang class of 2004. And the last batch to have all professional constituents was the Marangal class of 2005. The first batch to compose much younger cadets when the Academy started accepting high school graduates and college level applicants was the Bagsaylahi class of 2006. So pursuant to Republic Act number 6975, subsequently in 2019, the PNPA was transferred under the administrative control and supervision of the Office of the Chief Philippine National Police. And under the 1987 Constitution, the Philippine National Police shall be national in scope and civilian in character. So today, the Academy stands at the apex of professionalization as the primary institution of the Philippine National Police, BGNP, and BFP officers. And if you really want to be a PNPA cadet, if you really want to be one of us, you need to go under
the cadet admission processes. So the first thing that you need to do is to take the PNPA cadet admission test. Then after that, you need to undergo psychological and psychiatric examination, or the PPE. Next is you need to undergo physical, medical, and dental examination, or PMDE. And lastly, you need to undergo the panel interview. So that would be the process that you need to take in order to become the PNPA cadet. Thank you, Cadet First Class Makantal, ma'am. The admission process is your gateway to unlocking countless opportunities. Now let us delve into its components and understand how to navigate them effectively. Let us have Cadet First Class Valdesco, sir, to discuss about the qualifications and the benefits of being a PNPA cadet. Okay, so salamat, Cadet Del Castillo. No, I am Police Cadet Brent Valdesco po once again from Davao City. So I am here to discuss to you the qualifications on applying for the Philippine National Police Academy or the Cadet Admission Test. So una, unang-una po, an opportunity to become a police officer to serve God, country, and people. Yan naman po talaga yung pinakapunot dulo kung bakit tayo nag-a-apply sa Philippine National Police Academy. No? Next, full government scholarship grants for 4 years of cadetship program. Third, conferred the degree of Bachelor of Science in Public Safety or the BSPS. Tulad ng Bachelor of Science in Criminology. Lastly, an assured employment after graduation in Philippine National Police with the rank of Police Lieutenant. So once again, as a cadet, the institution have greatly contributed to my personal and career growth. It molded me not only through trainings but also in different organizations that I am in. We are holistically developed and it honed us to become public speakers, sports inclined, and even help us engage outside the academy in different seminars and competitions. The Academy will nurture you to flourish your natural talents and enhance your skills to be a competitive public safety officer and be at par with different service academies. Thank you for discussing about the qualifications and benefits of being a PNPA cadet, Cadet First Class Valdesco, sir. The admission process is a journey filled with challenges and triumphs. With determination and preparation, you can conquer every step and unlock the doors to your future. Now we have Cadet First Class Martinez Mark Jordan Macarubo, sir, to discuss to you as to what to expect with the Cadet Corps and the phases of cadetship. Maraming salamat, Del Castillo. I am Cadet First Class Martinez, Mark Jordan Macarubo, and I will be discussing what to expect in the Cadet Corps. The Cadet Corps is composed of 1,057 cadets, headed by the regimental commander and his staff, the battalion commanders, the 4 battalion commanders together with his staff, the 8 company commanders and his staff, and of course the Cadet Corps is divided into 8 companies: the Alpha Company, the Bravo Company, Charlie Company,
Delta Company, Eco Company, May Company, Foxtrot Company, Golf Company, and Hawk Company. And the Cadet Corps, nakahati siya sa dalawa, the academics and the non-academics. Sa non-academics, meron tayong mga drills, parade drills, and reviews. And of course, kailangan nating maging proficient sa mga ganyan. And to be proficient, kailangan nating mag-conduct din ng mga field drills. These field drills are the practice kung saan sinasanay natin ang ating mga kadete upang maalam sila doon sa mga ceremony na ating ikakandak sa ating mga officers and sa ating mga bisita. And of course, bilang kadete, kailangan din nating turuan ang ating mga kadete sa paghahawak ng mga armas. They have to be proficient in marksmanship. And of course, physical fitness activities. Kailangan din ang ating mga kadete ay na-maintain ang kanilang kalusugan, ang kanilang pangangatawan para makapagpatuloy sa kanilang cadetship program. And of course, we also, in the academy, we also conducting leadership development programs and summer trainings. And sa academics naman, meron tayong BSPS Public Safety and the Classroom Instructions, Educational Tours, and Cadet Attachment Program. And of course, this is what distinct us from the other universities and colleges. We have the Honor Code. Ano nga ba tong Honor Code? We, the cadets, do not lie, cheat, steal, or tolerate among us those who do. So bilang kadete, kailangan nating ma-maintain na dapat hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nanloloko, at lalong-lalong hindi tayo magnanakaw. O di kaya tinotolerate natin yung mga gumagawa. And to inform you to the aspiring cadet, ito yung pinakamataas na system natin dito sa academy. Na kung saan once you commit, once you lie, once you cheat, or once you steal, and once you tolerate, these are the grounds para ma-dismiss ka sa academy. Ito naman, i-discuss ko ngayon ang mga regular annual schedules ng Cadet Corps. Pagsapit ng buwan ng June, dito na tayo magkakaroon ng reception rites. So, you will be joining the next class on June. Then, pagkatapos ng ating reception rites, dyan na magkakandak ng breaking period, the 45 days breaking period. Kasama ng breaking period dyan, ang ating mga kadete sa loob ay mag-a-undergo din ng summer training. Sa buwan naman ng Agosto, dyan na mai-incorporate yung ating mga bagong kadete. At gayon din susundan ng ating buwan ng wika at ang pagsisimula ng ating academic period. Pagsapit ng Oktubre, dyan na gaganapin ang ating intramurals. And of course, pagsapit ng Disyembre, dyan gaganapin ang ating Lightning of the Giant Star, Pamaskong Handog, and ang pinakahihintay ng mga plebo, the Kings and Queens. Sa January, ang activity natin usually ay ang recognition rites. Dito na bali, marirecognize ang ating mga bagong kadete na maging official part of the Long Maroon Line. And of course, ito ang hinihintay ng mga third class cadets pagsapit ng February, the Valentine's Hop. And pagsapit ng April, ito naman ang pinaka-aantay ng ating mga first class cadets, the graduation week. Now, I will be discussing the 4-year system. Of course, magsimula tayo sa pinakamababa, the fourth class men or the ship. They are the lowest member of the cadet corps, having just completed the phase of plebhood. This is the time when they start honing stability under pressure and mastering swift movement through intensive training. So during their plebship or fourth class men, dito na dinidevelop yung kanilang stability under pressure. So ano nga ba itong tinatawag nating stability under pressure? During their fourth class cadets, they will be undergoing
several activities at kailangan nating i-build sa kanila ang stability under pressure. Ang makapag-isip ng tama at naaayon sa activity na kahit anong ibigay sa kanilang mga activities, instruction, nakakapag-isip pa rin kasi kailangan natin bilang kadete na maging opisyal in the future na maging na makapag-isip ng maayos kapag ka madaming mga odds na dumarating sa ating buhay. And of course, the third class men or the shearer. They are designated as the role models of the Corps as they serve as direct supervisors of fourth class cadets. Their responsibility is to instruct their direct underclass on the proper procedure and protocols, guiding them in the most effective manner. So, sila ang magiging body ng ating mga fourth class men. They are the role models. Sila ang nagtuturo kung ultimo sa pagtutupi, sa pag-greet, sa mga protocols, and how they will react, how they will communicate, and everything na basic sa na dapat na observe sa isang kadete. Third class ang nagtuturo. So, they are the role models. And of course, kapag ka naging second class na sila, or the stewards, they are the squad leaders. They are responsible in monitoring, evaluating, maintaining, and mentoring their squads. So, they will become a proficient in both academics and tactics. They experience a small type of leadership within the squad. So, nung third class sila, sila yung naging role model ng fourth class. Ngayon, pag kadating ng pagiging second class nila, sila naman ang magiging squad leaders. So, sila yung may responsibilidad kung paano magiging proficient ang kanilang squad mates. Tulad ko, naging squad leader ako before ako maging first class. So, you have to think kung ano yung ikakabuti ng squad mo. Tatanungin mo yung squad mate mo, squad, kamusta yung ano natin, academics natin? Kapag ka napapansin mo na yung squad mate mo ay bumababa na sa academics, bibigyan mo siya ngayon ng extra time para makapag-aral. Ganun din, kung mababa siya doon sa non-academics, bibigyan mo siya ng another time or extra time para makapagpalakas to cope up with the challenge of cadetship. Para ma-meet niya yung standard na sineset ng ating akademia. And of course, the first class men or the shepherd. They're the strong and brilliant and the determined young men and women who were overcome the rigorous training of becoming a sheep, shearer, and steward. Now they play a vital role in the cadet corps as they take the challenge along with the duties and responsibilities of being a shepherd. So ngayon, ito yung mga ruling class natin. Kami, we are the shepherd, the first class men. So kami ang nagko-compose doon sa regimental commanders, the regimental officers, the battalion officers, the company officers. So together with the ang magiging cadet in charge ng different clubs and organizations ng cadet corps. So in short, we are the ruling class of the cadet corps, the first class. Admission test is just like an ordinary test, katulad ng mga test na na ibinibigay ng other colleges and universities. So, what are the tips para naman makapasa tayo sa Philippine National Police Academy Cadet Admission Test? First is to focus on your goal. Always remind yourself why you want to pass this exam. Do not divert your attention on other things that would not help you achieve your goal. Kapag halimbawang meron kang goal na sinet para sa sarili mo, you must have your focus on that goal. You must never be distracted by anything, so you have to be goal-oriented from the start. Next is to prepare early. So bago rin ako naging kadete, nag-prepare din ako physically, mentally, and spiritually. Start reviewing your high school notes or your college notes. Buying review materials are not necessary. It is better to review your high school lessons because this will make you remember the basic subjects that is part of the PNPA Cadet Admission Test. So later on, maririnig natin kung ano ba yung coverage ng Philippine National Police Cadet Admission Test.
The third is to stay healthy. Get plenty of sleep, eat nutritious meal, and engage in regular physical activity. So, naalala ko nun bago ako nag-take ng PNPA cut, bago ako naging kadete, tumatakbo muna ako sa amin every morning sa pagpapalakas ko physically and mentally. So, this will prepare you in the next phases of processing. Next is to read and watch current events. The PNPA CAT have general information as part of the exam. Therefore, if you watch and read regularly, it would prepare you for the incoming exam. Next is, ito naman, ano naman yung dapat nating tandaan during the examination? During the Philippine National Police Academy Cadet Admission Test, we will be given 3 hours to cellular or mobile number and provide a valid and active email address. Now to copy your Facebook profile URL. First, go to your profile page. Click the three dots on the left side of the page. Then scroll down and click or tap your profile link. It will automatically copy your Facebook link. Then paste it directly on the text box or enter manually if you already know your link. Third, your residence or address details. This includes your region, province, chartered city, district, city or municipality, barangay, and other address details. Fourth, your educational background details. Fill out your educational attainment, course for college level, or strand for senior high school. Then include the name and address of your school. Fifth, your medical background details. This is based on your body mass index form. And lastly, the indigenous people details. Fill out if you are a member of any indigenous people group. You are almost at the end of our online application process. But don't forget to upload the required file attachments. Your 2x2 or passport size picture, PSA birth certificate, and body mass index form. Then fill out your emergency contact details and PNPA test center details. Then to finalize your application, tap the checkbox before submitting the online application form as final and tap the submit as final button. Congratulations! You are now registered to the PNPA Cadet Admission. This is the premier education and training institution of the Philippine National Police that offers a 4-year baccalaureate degree course of Bachelor of Science in Public Safety, or the BSPS program. It is a full scholarship cadet program for studies of public safety and social defense. Graduates of the Philippine National Police Academy are appointed. To be a part of the Philippine National Police Academy is an esteemed opportunity. To our aspiring cadets, the online application requirements are as follows. Prepare a scanned copy of 2x2 or passport size picture, scanned copy of PSA birth certificate, and scanned copy of body mass index form. To start your application process, open your browser and visit www.pnpa.edu.ph/cat-oas. Register a new account by filling out the necessary information. Enter your preferred username, valid and active email address, and your preferred password. Now, you will be directed to the login form. Scroll down to log in. Enter your username or email address. Enter your password. And click login. Starting here, you need to provide the following details. First, your personal information details. This includes your last name, given name, middle name, qualifier, date of birth, birthplace, and gender. Second, your contact details. This includes your landline number, cellular or mobile number, and provide a valid and active email address. Now to copy your Facebook profile URL. First, go to your profile page. Click the three dots on the left side of the page. Then scroll down and click or tap your profile link. It will automatically copy your Facebook link. Then paste it directly on the text box or enter manually if you already know your link. Third, your residence or address details. This includes your region, province, chartered city, district, city or me, barangay, and other address details. Fourth, your educational background details. Fill out your educational attainment, course for college level, or strand for senior high school. Then include the name and address of your school.
Fifth, your medical background details. This is based on your body mass index form. And lastly, the indigenous people details. Fill out if you are a member of any indigenous people group. You are almost at the end of our online application process. But don't forget to upload the required file attachments. Your 2x2 or passport size picture, PSA birth certificate, and body mass index form. Then fill out your emergency contact details and PNPA test center details. Then to finalize your application, tap the checkbox before submitting the online application form as final, and tap the submit as final button. Congratulations! You are now registered to the PNPA Cadet Admission Test online application system. The Philippine National Police Academy is the premier education and training institution of the Philippine National Police that offers a four-year baccalaureate degree course of Bachelor of Science in Public Safety, or the BSPS program. It is a full scholarship cadet program for studies of public safety and social defense. Graduates of the Philippine National Police Academy are appointed to the ranks of police lieutenants in the Philippine National Police. During its initial years, the admission requirements for a two-year Bachelor of Science in Public Safety were limited to qualified members of the Integrated National Police only. However, when it was about to complete its third year of existence. So once again, good evening sa ating lahat. Now we have here our Academy Health Service headed by Police Lieutenant Colonel Rosalina P. Parinias, Chief Academy Health Service, Police Lieutenant Colonel Jonas Cleofre R. Acad, Chief Medical Dispensary, Police Captain Giuseppe S. Cabillon, Chief Dental Dispensary, and our Officer in Charge of the Public Information Office, Police Major Myla B. Alogma. So now we will be entertaining your questions. For those who are watching our live stream, you can drop your questions in the comment section, as well as those who are or who joined the Zoom meeting. So to start off, we will be entertaining questions with regards to our online application system. So dito po muna siguro tayo sa mga questions po sa ating Zoom meeting. Karamihan po is, bakit daw po hindi ma-submit yung sa online application natin sa OAS? Humingi po kami ng konting pasensya at saka patience pagdating po sa application natin online, dahil sa sobrang bigat po ng traffic, lalo na po sa umaga, medyo bumibigat po talaga yung nare-receive na files ng ating online system pagdating po sa application. So, mas ina-advise po natin, nire-recommend po natin na mas okay po na yung tuwing wee hours po tayo mag-apply online. And then, of course po, meron po kasi kaming inaalat din na time at saka date para mag-consolidate. Kaya kinakat po namin kasi nag-start po tayo nung February 12, di ba? February 12 to March 12, yun po yung unang listahan ng mga examinees po natin na pumasa po ang requirements. Yun po yung first na list na pinablish po natin. So, here comes March 12 to April 12, ipapublish naman po natin yung second batch ng mga nag-apply. So, mas aasahan po kasi natin na mas marami pa pong mag-a-apply online sa ating system. Hiniheads up rin po namin ng lahat ng mga interesado pong mag-apply na wala pong bayad sa pag-access ng mga link, diba, sa mga page po natin. Kasi naka-monitor po kami ng ibang mga page na meron po silang sa pagda-download, naniningil po ng halaga para ma-access yung mga kahit anumang form. Ang application po natin ngayong taon, starting naman po pandemic pa po is, wala na pong wala ng hard copy, lahat po ay online. Kaya sa system po na nasa binigay po namin na link, doon lang po tayo mag-access at mag-upload ng ating mga requirements, yung pong scanned na natin na birth certificate, ang ating BMI form, and of course our 2x2
photo. So that's po para sa kwan ano sa ating OAS. Sige kwan, kasi kung ano pa yung mga tanong kwan. Next is we will be entertaining questions with regards to our body mass index. Ang mga tanong dito pagdating sa kwan naman sa body mass index, sir. Yan, kaya nandito po ang ating health servicer. Good evening sa lahat. Ang body mass index natin, ang required for an applicant in the PNPA is usually the normal level. Ano po ba yung normal level? About 18 to 25 ang BMI. Ngayon, kung paano i-compute ang BMI is kilogram, weight in kilogram divided by meter squared. So, kung hindi nyo masyadong kabisado, maraming online applications ngayon na nagko-compute ng BMI. So, by your weight, knowing your weight alone at saka yung actual height nyo, mako-compute nyo na agad. Kapag within range kayo, normal yung BMI nyo, accepted kayo sa application ng PNPA. Now, with regards to the process of getting BMI sa PNPA, I think we will be using the machine type, yung tatayo ka lang sa isang parang weighing scale, makukuha agad yung height and weight mo, then it will automatically compute kung ano yung BMI mo. So with that alone, kayo mismo as the applicant, makikita nyo na agad kung ano ang BMI nyo on the day, on that same time na umapak kayo dun sa instrument na yun, sa BMI machine natin. Okay, so any other questions regarding to BMI? Yung kwan daw po sir, range and meron pa rin pong nagtatanong kung pwede daw po bang mag-submit at hindi daw po ba ma-disqualify ang underweight, knowing na underweight at knowing na overweight or hindi po pasado ang BMI dun sa form. Yun sir, so okay, with regards to weight that is underweight or below normal sa BMI and above normal sa BMI, we have to remind applicants that the examination, ang result ng BMI is on the time of examination itself. So, hindi natin pwedeng sabihin na underweight ka o overweight ka ng konti, mag-exam ka muna, magpataba or magpapayat ka in about 1 month. Hindi po pwede yon. Kasi ang magiging official BMI mo lang lagi is on the time of examination and day or on the examination day itself ng PNPA exam. Yeah, thank you sir. Sir, meron pa po in relation pa rin sa BMI dahil meron nga po tayong panano, ina-upload nilang BMI form. Ida-download po nila, ipapa-fill up before they will download it to our system. So sir, ang nakalagay lang po talaga, ang pinayagan lang po natin is physician. Diba, sir? So lagi po nilang tinatanong, may nagcha-chat pa rin po, may mga nagtatanong kung pwede daw po ba ang nurse or midwife para mag-fill out doon po sa ating kwan, magpirma sa kanilang BMI. As per requirement, only government physicians ang pinapayagan na magpirma. Huwag po kayo mag-alala, mga applicants natin. Lagi kayo may makikitang government physician kahit nasan kayong lugar sa Pilipinas. Nandyan lagi yung inyong MHO para pumirma ng medical certificate nyo. Municipal health officer, siguro naman, kung alam nyo yung sa municipal hall nyo, laging katabi nun, yung rural health center nyo o rural health unit nyo, may medical officer lagi doon na naka-assign na qualified na magpirma ng inyong medical certificate. Siyempre, tatanungin niya din kayo by history kung ano yung mga medical ailments nyo, kung meron man, may diseases. Kung wala naman, I'm sure he will give you medical certificate to go para maging physically fit and makapag-apply for the examination. Yeah. Thank you very much, sir. Yung kwan po natin, sir, marami din pong tanong dito with regards po sa physical na disqualification po pagdating po sa kwan sa pag-a-apply sa PNPA. We would just assume na lang na pumasa na lang sa exam. And nasa medical or medical aspect na kayo ng pag-a-apply nyo sa academy. Well, sa physical, medical, and dental examination ng mga applicants, we will examine you from Camp Crame Hospital, PNP General Hospital of Camp Crame. The PE section will examine you for your physical fitness to enter the academy.
Ngayon, mag-start tayo sa pinaka-common from head to toe. Sa mata, siyempre dapat ang vision nyo is 2020. Other than that, siguro hindi na kaya disqualified na siya. So 2020 vision, and ang pinaka-most common na disqualification na makikita natin sa mata is color blindness. Now, like you applicants, makikita nyo naman yan in the internet, mga Ishihara test at saka Snellen's test. You can test yourself mismo. Kayo na magtetest sa sarili nyo. Meron yung Snellen's test, yung may small letters, from big to small letters. Then makikita nyo dun kung ano yung vision nyo from 2020, 2040 to 2070, ganon. Sa Ishihara, you just have to identify the number. Dapat tama yung number nyo. Bilangin nyo kung ilan yung correct number nyo. Usually, ang normal is 17 plates yon. Dapat 15 or 17. Perfect nyo dapat yung scores na yon. If makita nyo, madetermine nyo sa sarili nyo na ang nakikita nyong number lang doon is out of 17 plates, 2 or 3 or 5. 5 out of 17 plates correct. Malamang disqualified po yun. It is qualified as color blindness na po yun, which is disqualification ng sa opta. Tapos sa tenga, tuloy-tuloy ko na to. Yes, sir. Pati sa tenga, usually, nasa Bay Area o nasa malalapit sa dagat, yan is perforated tympanic membrane. Yung basag yung tenga, may butas yung tympanic membrane niya. With that alone, disqualification na yun. Pero marami pa ibang diseases, ha? Yung common na lang yung sasabihin ko. Perforated tympanic membrane, either left or right, pag butas yung tympanic membrane, disqualified po yun sa ENT. Okay, and sa bibig naman, na, didiscuss na lang ni Chief Dental natin yun. Then, sa chest and lungs, usually sa chest, may x-ray tayong examination, anything other than normal dun, disqualified. Like for example, PTB, may mga malilit yung baga, atelectasis, may hindi makahinga na maayos. Upon radiological examination, disqualified po yun, lalo na pag may PTB. And sa heart naman, ang ginagawa nating examination ay ECG. Yung may nilalagay na electrode sa dibdib, tapos may machine na tumitingin, okay, na may strip na lalabas. With that, ipaparid natin yun sa mga cardiologist natin or sa internist natin. Anything other than normal, disqualified po. So, we have to remind you, applicants, na kapag nagpapa-ECG kayo, relax lang po kayo. Kasi ang normal natin is 60 to 100 beats per minute. Kapag ang laging reason ng applicant is, pagsalang sa kanya sa bed, kinakabahan na siya agad. Which is magkakaroon siya ng heart rate of about 110, 120, madi-disqualified po siya noon. O kaya yung sobrang baba naman na less than 60 beats per minute, disqualified na yun. And other than that, marami pang pwedeng ikabagsak doon, mga ischemia, MI, which is something so medical na masyadong pag-uusapan. Yes, sir. Then, sa CBC renalysis at saka sa mga daliri, exactly. Daliri, dapat kompleto. Kompleto dapat yung daliri. Walang mga malilit na constant gilid. Excess. O dito, excess. Mga 11 fingers. 11, may isang malit eh. Tinapatanggal usually yun. That can be surgically corrected upon recruitment. Tapos i-certify ng surgeon na okay na siya. Okay, so yun yung mga physical, little of the physical aspect. Marami pang iba doon, pero hindi na natin madi-discuss lahat sa sobrang konti ng time natin. May tanong pa po dito, sir. Kung okay lang po bumalik sa visual, ay sa vision, sir. Good evening, ma'am, sir. Can we take LASIK surgery before the medical stage, and is it still qualified? Yes. Pwede pong magpa-LASIK upon knowing na ngayon pa lang sa stage yun, na nag-e-exam pa lang kayo, na it can be your vision can be corrected by LASIK surgery, pwede po yun.
Kasi ang LASIK surgery po, it would take about 6 months to heal. So, kung hindi ka man maka-apply ngayon, with the duration ng treatment, next time ka, next batch ka, mapapasok for the application. Yes, sir. Sir, mayroon pa pong tanong. Ask lang po, paano po kung may ear piercing, pero nag-heal naman or nag-close na po? Is it qualified? Generally, as per our manual, ayon sa manual natin, wala dapat ear piercing na kwan. Pero pwede naman na po yun palagpasin kasi usually magko-close naman yan in due time eh. Kasi basic, ang pinaka-qualification talaga dapat wala eh. Pero magko-close naman siya kasi. Yes, pag sir, hindi na nag-heal. So mag-heal siya. Ito pa sir, may isa pa po. Minimal or isang leg ko lang po ay merong kaunting varicose veins. Acceptable po ba yun since wala naman po siya sa list ng disqualification, sir? Matitreat naman po. Varicose veins usually kasi, it's a venous problem na yan, yung lumalaki yung vein. Magiging disqualification siya sa application mo sa PMDE kasi when it comes to strenuous activities, mas dadami yung varicose mo. Without being treated, kahit konti lang siya upon recruit, upon application, kapag naging strenuous activity na yung pag-uusapan na everyday kang tatakbo or may physical strenuous physical activities ka, dadami yun. And it might end up na magka-clog, magkakaroon ng thrombosis, mababara, mamamaga yung paa. So, ginagawa natin dyan is we could refer it to a surgeon. Pwede tanggalin naman yung varicose veins, tapos continue to apply. Continue to apply, tapos ikuan lang yung treatment days niya. Dapat matapos yung healing period. Medyo itong last na question, sir, iniipon ko po yung sa dental. Sige. Sa dental, yung sa dental, wait lang po. Ang ating guwapong dentist na mamaya ang gagawa nun. Dentist mo tayo ang sasagot. Itaposin lang po natin itong mga tanong po sa physical na kwan po. So, okay. Yung kwan daw, sir, is it a disqualification if you undergo tonsillectomy or it is a major surgery that will lead to disqualification? Yung mga surgery, sir? Tonsillectomy, sir, man. Hindi na pwede siya, hindi siya disqualification as long as yung healing period mo is natapos mo naman, which would take about a few months naman yung healing period ng tonsillectomy. Mas maganda nga yun eh, pagdating mo rito, hindi ka na pwede magpa-sick call ng tonsillitis. Yeah. So wala ka ng tonsil, so wala ka ng tonsillitis, so hindi ka na pwede mag-sick call ng tonsillitis, di ba? Kaya mas okay yun sa amin. Kailan pala yun, sir? Siyempre, 2 to 3 days din yun na rest kung sakasakali. Oo, sir. So, with regard, dumako naman tayo, sir, sa kwan. Sa mga, meron pa pong kwan, sir, nearsightedness and farsightedness. 2020, di ba, sir? Oo, 2020. And kaso sa vision. Sa vision kasi, yun nga, at least 2020 sana. Tattoo, ito, sir. May tanong po dito, sir, tungkol sa tattoo, sir. Tattoo is almost disqualification siya. Bakit siya disqualified? Well, ang tattoo kasi, lagi natin tinitignan na it can be an art, it can be anything, pero when it comes to medical, lagi siyang parang may history ng piercing. Kasama sa piercing kasi yan, yung needle na ginamit. Hindi natin alam kung anong history niya. Kahit sabihin niyo pang malinis yan, we have to test it. So, hindi natin alam kung ano magiging medical result sa inyo na nagpatato. Pwede magka-infect, pwede nakakuha ng any diseases. So, just to be sure, para sa part ng PNPA, anything with a tattoo, kahit anong size niya, maliit o malaki, kahit nasa loob ng damit o nasa labas, dinidisqualify na lang natin. Yes, sir. Yun po ang ating Sa lahat ng application ng pag-PPNP, disqualified po yung tattoo. Yeah, thank you very much, sir. Sa ko naman, sir, sa dental, ipunin na lang. Ituloy ko na lang yung sa akin. Ay, sige, sir. So, to end sa medical aspect ng topic, ang laboratories na gagawin sa inyo para matest nyo na yung sarili nyo kung okay kayo, aside sa physically normal lahat, itetest kayo ng CBC, yung blood test, and urinalysis para makita yung hydration nyo for sa urine. Then, blood chemistry para sa mga cholesterols and everything.
fasting blood sugar para sa mga diabetes, matataas yung cholesterol, mga sa liver diseases, mga fatty livers, STDs, tine-check din yan, mga VDRLs, tine-check lahat yan. So blood test, urinalysis, X-ray para sa mga lung diseases, and ECG for the cardiac diseases. Now, bukod doon, yun ang pinaka-basic. Kapag may nakita pa yung physician na tumitingin sa inyo, kung meron pa siyang kailangan ipatest, pwede pa niyang i-request yun. Pwede pa niyang dagdagan yung laboratory test na yun. Tapos, kung may nakita pa sa inyo physically, o may na-check sa inyo medically, pwede pa rin kayong i-refer sa specialist din, sa mga surgeons, ortho, optometrist, mga ENT specialist, for further evaluation kung ano yung ang nakitang sakit nyo, or i-prove lang, i-test kung ano pa yung kaya nyong physical fitness for the PNP training. Yung kaya nyo ang strenuous, physically strenuous activities, lalo na sa first 6 months nyo sa academy. Okay? So, din sa medical. Thank you very much, tuloy muna sa dental. Yes, sir. So, maraming kon. Inipon po namin yung dental, sir. Pag-combine-combinein ko na lang po yung mga tanong, sir. Ano po, sir, ang pasado po sa atin, or ilan po, ilan daw po yung kwan? Ang pinaka-main po na tanong is, ilan po yung pustiso, or ilan po yung kwan, yung pwedeng wala? At ano pong denture daw po ang requirement po natin kung sakali po, sir? Yes, ma'am. Good evening, ma'am, sir. Good evening, future cadets. Sa part ng dental, first question would be, pwede ba yung nakapustiso sa na mag-apply? Pwede po. As long as you meet the minimum number of teeth, healthy teeth po, ha? Ibig sabihin, healthy yung ngipin na nandyan sa bibig nyo. Ano po ba yon? Ilan po ba? Anterior teeth, ibig sabihin yung pangil to pangil, it should be 3 maxillary teeth sa taas, 3 front teeth, and 3 front teeth sa lower. Opposing po yun, ha? Ibig sabihin, meron kang 6 na ngipin sa harap na healthy. Sa likod naman po, yung katabi ng pangil, ang tawag po dun is premolar to molar, you should have at least 6 upper and 6 lower. So, you should have 12 posterior teeth. 12 healthy posterior teeth. So, yun po. Yung missing teeth naman should be, hindi pwedeng hayaan na lang natin. It doesn't mean that you have the minimum number of healthy teeth. Okay na yun. We should replace yung missing teeth natin with dentures. So, ano yung dentures na pwede po? It could be fixed partial denture. Ito po yung jacket crown. Or yung fixed partial denture, yun yung dikit-dikit na jacket crowns. Or yung removable dentures. It could be metal framework na denture, removable denture, or flexible denture. Yun po yung mga allowed sa atin na dentures, ma'am. Yun, sir. Sir, yung kwan po, yung iba pa pong may tanong din po dito, sir. Follow-up question na lang, Doc. So, basically, ilan ang normal teeth natin na attached, and ilan yung pwede mawala doon para makapag-apply sila? So, yun po, yung minimum number natin na allowed, yung front po is total. Total is, kung 32 siya, 32 ang dentition po natin, eh. Okay. So, you should have at least the minimum natin, 12 plus 6 is 18. The rest pwede ng dentures lahat. The rest pwede na pong denture. So it doesn't matter pala, sir, kung yung kwan mo, yung molar front or yung biting. Front or likod. Or front, basta yung number, sir, ang binibilang natin. Hindi, ano pa rin po, yung front teeth, yung anterior teeth natin, you should have a minimum of 6. Six healthy teeth. Tapos sa posterior po, should be 12. Hindi siya pwedeng puro harap lang tapos wala. Walang likod, or puro likod lang, wala kaharap. And then, of course, sir, dapat is permanent DQ po natin, yung wala nang ngipin. Yung complete denture na, as in, wala ka nang ngipin. Yes, sir. So, obviously, you'll be permanently disqualified na. Open bite.
ang mga related pa po dito, sir, na tanong nila pagdating sa denture, sir, disqualified po ba ang underbite? Kasama po siya sa temporary disqualifications natin. It would fall in malocclusion. Malocclusion po, yung overbite, yung sobra yung kagat niya. Underbite naman, yun yung ano natin. In layman's term, yung mga babalo. Hindi magkabantay yung ngipin. Hindi magkabantay. Ano siya, it would fall on temporary disqualification. Yeah. Sana naman ang ibig sabihin ng temporary sa disqualification. Temporary disqualification, sir, with malocclusions, these are malocclusions and crowding, these are treatable with ano po, orthodontic appliances. So magbi-braces muna po sila. Minimum of 1 year yan, sir. Yeah. So pag next, pag next. Pero at least po, ano siya, temporary DQ lang siya. Pag next batch na kung sakasakali. At least may idea po talaga yung mga applicants po natin sa kung ano, sa pag-undergoan po nila para maka-prepare po talaga tayo ng kuha ng maigi. Kasi kung gusto po talaga nating makapasok, eh ito po talaga ang mga basic lang po na requirements ng kuha ng pagpa, ng pagiging kadete. Yun, sir. Sir, ano, may meron pa po bang ibang kuha? Eh yung bukod po sa wala nang ngipin, any kuan pa po, disqualification, outright disqualification, sir? Tumors, kung may mga tumors po tayo, oral tumors, and yung cleft lip and palate po na, so, disqualified po yan. So, tanong ulit ako. Doc, pag sa dental, ano yung mga sinasabi nilang kapag may compliances sa dental? Yes, ang compliances po natin would be oral prophylaxis, yung linis po, restorations, yung mga pasta, kung may mga kailangang pasta sa ngipin natin. Then extraction, ano ba yung mga pinapabunot, yung deep-seated caries, yung sobrang lalalim na po ng sira na hindi na siya treatable by root filling or root canal. So papabunot na po natin yun. Impaction, yun pa, very important din yung impaction. Ano yung impaction? Yung third molars na impacted. Ano po yung impacted, yung hindi siya normal path of eruption, nakahiga siya or naka sideways, ano po siya, papatanggal siya. Hindi po tayo makakalusot doon kasi part of PMDE is meron tayong panoramic x-ray. So mag-i-x-ray po tayo, makikita doon kahit hindi visible by examination, pero sa x-ray po makikita natin if you have impacted teeth. Ito po ay pinapatanggal to avoid, if you're in the academy na, it could cause pain po kasi kung during your time sa academy, so mahirapan kayo. Means magpa-x-ray na tayo para makita natin baka meron kayong mga impacted teeth. And have it removed prior to application para mahaba yung recovery period natin. Lahat po ibinibilang po siya kung ilan po yung increment kasi as per kwan po sa kwan ano sa isinusulong pong kwan ano na 50 cadets per year. So ngayon po is 1,200 po na kadete ang ini-aim po natin na kwan na number. Cadet Corps ay 1,075. Ililess lang po natin yung graduating class. Yan. Yung graduating class po yung ililess natin and then yan po yung magiging quota. Yan po yung lalabas na number. So meron po tayong 400 plus na kwan na makukuha and of course, talaga pong nag-a-adjust. Kahit logistically po is binibase po dapat talaga logistically sa beds o sa pangkwan ano sa facility na meron ang PNPA. Pero as per kwan no, kapag sa leadership po natin, talagang minamaximize po natin na kung pwede po is nasa kwan. Yung quota po natin is 450 or kwan po ang makuha natin ngayong kwan. Itong paparating po na class 2028. Kaya lang mas konti pa rin po yung kwan. Yung pumasa sa phase 3 po ngayon as per kwan po ano. Kapag minomonitor po namin yung kwan. Yung processing naman po ng kwan. Ng ongoing po ngayon na class 2028. Nabubuo ng class 2028. Ganun po kakonti talaga. And then ang nagre-resign pa po dyan o ang nawawala, ang statistics po natin last, kuan lang po, yung last po na class is nasa 75, more than 75 po ang nawala during their break-in period, ang ating mga kuan, ang ating class 2027. Kaya hanggat
pwede po sana talaga na kuan na i-maximize po yung kuan yung mga kuan ng PNPA ng ating leadership para kuan po para talagang yung best po ang makuha natin pagdating po sa kuan sa mga aplikante po natin. So yung other questions, kuan Brett, ng first year college, pwede po ba ako mag-apply? So na-mention po namin kanina, as long as qualified po kayo na sa 90% po namin qualification standard kanina, no, na you are first yung natural born citizen, so pwede naman po kayong mag-apply for as long as yung edad po natin di po tayo lalagpas sa 22 at di po tayo bababa sa 18 years old. Ngayon, ito naman po sa tanong ni Vivian Pakibulan, pwede kaya fresh senior high school grad pero 17 pa lang, September pa po mag-18. So sad to say po, hindi po pwede kasi po itong atin pong admission date is set on June 1, 2025. Therefore, kailangan na sa mismong araw ng admission or sa mismong araw ng pagtitakeout po ninyo sa office or sa pagtitakeout niyo po sa cadetship is you are already 18 years old. Pwede po kapag June 1, 2025 is yun yung exact birthday niyo po. Pero po kapag later than June 1, 2025, it is automatically disqualified. Ganun din po sa ating education, yung sa ating senior high school graduate or sa college graduate, pwede na you are currently taking grade 12, you're currently taking senior high school, for as long as sa mismong araw ng June 1, 2025, you are already graduate of grade 12. Ito naman, ang tanong ni Rex Magsayo, kailan po ang exam? Yan, exam ng PNPA ICAT 2024, lagi po yan is first Sunday po ng August. Ang kuan ang kinukuha po nating date. Syempre parati lang pong tentative dahil kuan po ano may mga pina-finalize at adjustments po tayong ginagawa due to transition na rin po ng kuan ano ng PNP ng PNPA na under na po ng kuan ng Philippine National Police. And of course po yung sa kuan po natin yung mga testing center. Yan. Another question po na kuan dito, may testing center po ba sa Iloilo? Lahat, yung testing center po natin, as of for now, is lahat po ng RTC, mga regional training centers po natin, is nandun naman po sa application ano, nung nag-apply po tayo, and then doon po tayo nag-signify, doon po tayo nag-click ng ating region kung saan po tayo mag-i-exam. Yun po yung kwan, yung mga testing centers po natin. We are working out po, we will announce po, of course, before the kwan po, before June 15. We ensure you po na kwan na may ample time na makapag-adjust. Lalo na po kapag na-approve po yung request natin with regards to additional po na venues. Lalo na po kung kwan, kung mas lolobo pa po yung kwan, yung mga applicants po natin dito po sa online, dito sa PNP ICAT. Yan. I-call po natin, i-entertain pa natin yung ibang mga question. May time pa naman. Mag-kwan po tayo, mag-last 15 minutes. Yan, bago po tayo kwan, ano, mag-exit at magpaalam. Ang kwan pa natin, ang mga tanong pa natin dito is yung walk-in. Yan. Meron daw po bang walk-in sa pa-exam po natin? Wala po tayong walk-in na kwan ano. I-implement po natin na wala po talagang walk-in dahil dahil kwan po ano yung dami po kasi ng kwan ng mga applicants na nag-apply. Yan, yun din po yung sa preparation natin. Kaya as much as possible, di ba? Wala pong kwan. Magkukon po kami, mag-a-announce po kami na wala pong kwan, walk-in na mangyayari. So mag-apply po tayo as early as kwan ano, as early as now po magsipag-apply na po tayo pagdating po sa kwan. Huwag po nating antayin yung kwan no, yung June 15 and then kwan na naman po kasi yung sorting pa po and everything. We will ensure naman po na kwan na yung pagsusort po at saka pag-check po ng mga application is we will do our best para ikwan po lahat. Para mas mabilis po na kwan na mag-advisory po kami kaagad ng mga listahan and everything para maikwan po natin, maipublish po ng mas maaga at ma-inform. Syempre wag niyo po kasi kwan, wag niyo po kalimutan na umabang, mag-follow at mag-like po sa ating page, yung ating kwan Philippine National Police Academy Service Integrity Justice po na official page dahil doon po tayo nagkwan, nagpo-post and of course doon po sa website natin pnpaedu.gov.ph. yan. Kaya kwan po ano, don't forget po na parating sumubaybay po doon dahil doon po kami magkukon na ngayon, advisories and publications po. Mag-comment dito. Sige, basahin ko sir. Ito po,
May isa pang kandidato po is... May nag-comment, may nagtanong kasi dito regarding sa BMI. Yes, yung pinirmahan po ng attending physician nyo, during the time of examination na BMI. Okay, so considering na pumasa kayo doon kasi naka-normal kayo, after the examination, i-maintain nyo po na normal kayo. Kasi by the time ng PMDE po at naging underweight kayo or overweight din kayo, disqualified din po kayo ulit. So, ang daming time kasi noon eh, from the examination ng August, ang PMDE nyo by the time is mga around December or January. So, nung time ng 3 months na yon, dapat na-maintain nyo yung BMI nyo kasi iti-test kayo ulit ng BMI, dapat normal pa rin po pagdating ng PMDE para ma-qualify pa rin kayo or makapasa kayo sa PMDE natin. Okay, understood po yun, ma'am, ha, sirs? Yes, sir. Yes, sir. Itong kwan, sir, galing po kay Mila Tilan. Yes po, yun. May height waiver po ba ang under height? As any other application po ng PNP, we have to follow the law, which is the NAPOLCOM regulations, na binibigyan ng chance yung ating mga indigent groups na makakapag-avail po sila ng height waiver sa NAPOLCOM na pwede po nilang gamitin sa as height waiver pag nag-apply na po sila sa PNP or sa PNPE or sa any other bureau man. Pwede po yung i-honor po lahat yung height waiver na yun. Yes. As part of the indigenous community po. Yes, sir. In addition, sir, syempre meron po tayong IPRA law of 1997. Diyan po yan nasasaad. Huwag po nating kalimutang magtanong or pumunta po sa kwan. NCIP. Yan, sa kwan natin, sa National Commission of Indigenous People po natin para po dyan sa certificate. May proseso po at medyo, as per kwan po, ito po sa mga ibang aplikante po pagdating po sa pagpupulis, medyo mahaba po kasi tracing po yan ang bloodline. Lalo na so, up to 3 to 4 generations yan, ng bloodline ang, po yan. Yan ang pwede. Ang pipirma po sila dun sa isang form nyo dun. Yes, sir. Up to 4 generations. Yes, sir. Yun. Ang kapag sa NCIP, kaya kuhan. Kasi ikaw naman po, nasa mga anthropologists naman po natin na sa mga pag-aaral na talagang sadyang physically ay mas maliit po ang mga indigenous people kung compared po sa colonized areas po ng Pilipinas. Kahit ibinaba na yung height requirements. Kahit ibinaba na po yung height. Yan, sir. Ito pa, sir. Paano po yung nagkakaso ako dahil napagbintangan lang ako pero na-dismiss din ang kaso ko? Pwede pa po ba ako makapasok? Yan, yung mga binanggit po kaninang requirements ni Cadet Valdez ko na kwan po wala po dapat kaso or any final verdict. Yan, final verdict po na tinatawag pagdating po sa kwan sa korte. Wala po tayong kwan, any case. Kasi yun naman po yun syempre, ang mga unrecorded po is yung mga nasa level lang po ng barangay. O kaya, kahit kwan po basta umabot po sa korte ang iyong kaso, kapag kahit doon po na-dismiss, ay hindi po talaga po pwede. Yan. Hindi po talaga tayo makakapasok po sa crowd investigation na tinatawag. Kasi syempre, kung nga po medyo yung finest po talaga ang hinahanap natin dito pagdating po sa PNPA. So, talaga pwede. Kahit dismiss pa po yun, ay hindi po pwede. Kahit na pagbintangan. Yes, sir. Kahit sabi mong, syempre, sir, hindi naman po tayong makaka-decide nun. Pagdating mo sa mga bagay na yan. So forth, kung yun po yung mga, kung ano yung data na nasabi po, nasambit po dito sa tanong is, yun, hindi po pwede, it's a no-no pagdating po sa record when it comes to moral turpitude. At saka, kaya hindi rin po sila ma-i-issuean actually ng barangay, di ba? Kapag yung barangay, and then of course, yung police station kapag may pending po and so forth. Yan. Ito po po yung isa pa pong tanong. Siguro magkuan kung wala na po tayong kuan mako-consolidate na questions para sa kuan. Yes, sir. With regards po sa kuan meron po tayong tanong dito na kuan. Can I join BFP BJMP after graduation? So ito graduation na yung kanyang tanong ha. Pero okay lang, sige po. Tama din naman na future. Advance lang siya mag-isip. Opo, kasi syempre kung kwan, dapat hindi na po dito pumasok, di ba? Kung kwan. So, ang kwan po, nung 2019 na naging under na po ng Philippine National Police, ang Philippine National Police Academy, last na po ang class 2024 na kinabibilangan ni Cadet Valdesco, ang graduating class ngayon, na meron pong tri-bureau, yan, na meron pong BJMP, tri-pure na po na PNP. So,
So lahat po si out ang ating lingkod, syempre yung PPSA, yung Philippine Public Safety Academy.